Magkahalong galit at hinagpis ang nararamdaman ng pamilya ng isang nasawi sa aksidente. Ang kaanak kasi nila ibinalot na parang mommy at Renato bilang COVID suspect. May paliwanag naman ang ospital at nakatutok si Marisol ang pinaman. Mistulang mami na balot ng packing tape ang labi ni Mervin Fabregas sa larawang ito na nag-viral sa social media. Ganito raw ang ginawa ng Region 2 Trauma and Medical Center sa labi ni Mervin na namatay sa isang aksidente sa Bayumbong Highway Nueva Vizcaya noong April 30. Kaya sa gitna ng pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa kanyang pagpanaw, ang galit at sama ng loob ng kanilang nararamdaman. Masakit sa kalooban ko. Naghahagulgol na lang po ako ng iyak doon. Ayaw ko sanang mangyari. Nagawa niyong manok ang anak ko, sabi ko na. Pero wala silang pakialam, ma'am. Imbis na yung anak ko sana, sila naman sana ang mag-asikaso para madagdagan ang buhay. Ganun pa po ang ginawa nila. Tanong pa ng pamilya, bakit nilagay sa COVID room si Mervin? Gayong aksidente raw sa kalsada ang ikinamatay nito. Aligasyon din nila, tinanggalan ng life support si Mervin kahit buhay pa raw ito at sa kabila raw ng pakiusap ng kanyang ina. Hiling ko po sa nurse o doktor na bigyan pa nila ng chance at nakikita ko naman po na humihinga pa lang yung anak ko. Hindi po sila po nakikinig sa akin. Pero itinanggi yan ng medical director ng ospital. Tinanggalan lang daw ng life support si Mervin nang ideklara ng doktor na patay na ito. Patient was declared dead. Doon na tinanggal yung life support para yung machine may gamit sa ibang pasyente. Okay. So hindi namin tinanggal nung buhay siya. Trinato rin daw nilang suspected COVID patient si Mervin na taga Quirino. Paliwanag nila dito. May upsurge ng cases sa Quirino. So we want to safeguard also ang mga taga Biskaya. So we have to treat it as parang COVID na rin. Dahil okay. Baka mag-infect baka magkalat ng infection. May 1, binawian ng Buhay sa Ospital si Mervin. Agad prineseso ang kanyang labi nang naaayon sa protocol at ang pagbalot ng katawan sa packing tape, bahagi raw ng protocol. Una, babalutin ng bedsheet niya. Mm-mm. And then it's the tape. Mm-mm. And then ipapasok sa cadaver bag. Mm-hmm. Isi-seal uli yung cadaver bag. Mm-hmm. That is the precaution for handling COVID and suspect cases. Kinabukasan May 2, lumabas ang swab test result nito. Negatibo siya sa COVID. Pero huli na ang lahat. Had only the RT-PCR came earlier, hindi namin ibabalot na ganon. So the result came very late. Sa kabila ng paliwanag ng opisyal ng ospital, ayaw itong tanggapin ng ina ng biktima. Dapat nga rumanagot ang mga taong nasa likod ng anya ay hindi makatao na pagtrato sa kanyang anak. Hindi raw niya halos matingnan ang anak nang tanggalin na nila ang napakahigpit na balot sa anak. Kawawa ang itsura ng anak ko, ma'am. Halos lumabas po yung mata. Hustisya ang hiling ng pamilya sa nangyari kay Mervin. Giit ng ospital. Wala silang nilabag dahil sinunod lamang nila ang protokol. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.